Hello, good day everyone. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. My name is G2, and today we have an amazing guest. So currently, nagtatrabaho siya sa Kingdom of Saudi Arabia as an electronics technician. Let's all welcome guys, Ramir! So, kamusta naman dyan ang buhay natin, Sir Ramir? Mahirap na okay naman. Okay. So, bago may kwento, Sir Ramir, yung journey mo dyan, paano ka nakapunta sa Kingdom of Saudi Arabia, can you tell us a bit of your childhood, kailan na nagsimula yung pagkahilig mo sa electronics? Yun nga. Bali, nung high school ako, hindi naman talaga electronics yung hilig ko. Kasi, elementary pa lang, mahilig na ako sa drawing. Dahil erpat ko nga ano sa drawing rin sa mga comics. Then nung nag high school, ganun pa rin ako, gusto ko pa rin ng ano, then bala ko talaga sana mag-enroll ako ng sa architecture. So yun yung nung nag-exam ako, di ba? May exam sa mga school. Oo, meron. Para doon sa entrance. Ano, di, nag-exam ako. Nag-entrance exam ako sa for architecture. Then, sa kasamangang palad, di ko nakuha yung hit para doon sa architecture or engineer. Yung quota, parang ganun. May quota, di ba, sa mga exam. Ang sinabi sa akin ng school, kung gusto ko daw, kuha muna ako ng ibang course, then magsiship na lang ulit ako sa ano. E di, pag ganun, di ba, sayang yung araw. Yeah, diba? Medyo sayang nga. Though, wala na rin akong choice dahil lahat ng school noon, wala nang exam, tapos na. So, sinabi ko kay Erpat, papasok na lang ako sa vocational. Kaya ko lang naman gusto rin yung vocational. Kasi yung dalawang classmate ko nung high school, na doon na. So, para may kasama lang ako, ganun. Si Erpat, alam niya na may kasama kong classmate doon. Sinamahan niya akong mag-enroll, pero sa ibang school. Di wala rin, di ba? Di ba kasama yung tropa mo doon? Oo. So, tinanong na doon na kami sa vocational school. Sabi ni Erpat, anong gusto kong course? Wala talaga akong gustong course doon. Kasi gusto ko lang naman mag-vocational dahil nandiyan yung classmate ko sana. Barkada, oo. Oo. Eh, nung nado na doon sa ano, wala na, no choice na, nado na si Erpat tsaka ako. Yung unang-unang course na lang ang kinuha ko, electronics technician. Yun ang nangyari. Then, pagkatapos nun, mga siguro ilang months na nag-aaral ako, nagugustuhan ko na siya. Yun yung ano nun. Nagugustuhan ko na yung course. Then, yung mga, actually, ang gusto ko lang naman sa course na yun, yung mga project namin eh. Kasi assemble. Assemble ng radio, assemble ng mga iba-ibang electronics, ano, gadget, gano'n. Yun, nagustuhan ko na siya. Yun yung hanggang sa dire-diretso na. Okay. So, kumbaga parang nung andun ka na, saka mo na talaga nagustuhan yung kurso na electronics. Yun, oo. Doon ko na lang siya nagustuhan. So, pero actually, wala talaga akong pilig. Kasi drawing nga gusto ko eh. So baga parang sa hindi inaasahang pagkakataon, dito ko talaga pinunta. Una-una pa, wala akong idea doon sa electronics. So hindi mo talaga siya gusto nung pagkabata mo? Talaga, hindi, talagang hindi. Drawing talaga? Kahit yung mga tools, mga equipment ng electronics, wala akong hilig doon. So ano naman nangyari sa dalawang tropa mo sa ibang school? Is, alam ko nagtuloy sila eh. Pero ewan ko kung anong na sila ngayon. Kilala mo.
Okay. So ito na. Andun ka na mismo sa ano, sa electronics na kurso. Ah. So sabi mo kanina, parang you fell in love along the way. Pero meron bang time na nagsisikaw ulit na sana talaga hindi ko na lang kinuha tong electronics na to? Mga kalagitnaan siguro ng ano ko, ng school. Kasi 2 years siya eh. Sino mga isang taon na higit, ganun. Parang humihirap. parang nahihirapan ako sa course. Yun. Then, walang choice. Kailangan tapusin. So, ganun lang. So, paano mo hinandil yung stress na ayoko na? Inisip ko na lang na kailangan kong tapusin para kila tatay. Then diba? Siguro pag natapos, inisip ko kasi pag natapos ako, pwede pa naman siguro ako mag-aral ulit. Ganun ang iniisip ko. Oh, okay. Well, tama naman din talaga. Tama naman din. It's always there naman. So eto na, tapos ka na ng ano na ng schooling. So, ano to? Nag-OJT ka ba muna or nagtrabaho ka na agad? Yun. Nag-OJT ako. Then, habang nag-aaral ako, nag-OJT ako sa... Kung alam mo yung karaoke. Naririnig mo yun, karaoke? Karaoke yung... Ito ba yung video ka, di ba? Yung maliit na radyo na siguro mga 2 feet. Na may dalawang speaker. Ah, oo. Tapos tama. May cassette tape. Oo. Tapos pwede ka magkanta-kanta. Sing along. Yan. Then, doon ako napasok sa Anabishi. Then, OJT ako doon. Ano, parang laro-laro lang rin. Dahil, tinuturo lang sa akin paano yung assemble noon. No, karaoke. Nasa karaoke department kami noon ng Anabishi. Oh, doon ako nakapasok. So, gano'ng katagal garoon sa ano, sa Anabishi nun? Tinapos ko lang yung 1,000 hours. Ah, ano pa to, no? OJT pa to, no? OJT yun. Oh, okay. Then, nung natapos ako ng 1,000 hours, sabi sa akin ng manager, pagka-graduate mo, bumalik ka. So, na-absorb ka? Pukunin kita, sabi mo. Yun, nung pag-graduate ko, balik ako dun. Nag-start ako siya sa technician, as a quality control. Okay. So, gano'ng katagal ka nag-stay sa Hanabishin nito? Yung trabaho na talaga? Ito maganda nun. Then, nag-start yung karaoke. Di maganda yung ano, takbo. Hanggang sa nagsara yung department namin. Oh. Nang siguro almost 1 year ako doon, biglang nagsara kasi hindi niya nakaya yung ano eh, yung kalaban, nagkaroon ng kalaban ng Hanabishi. Dati walang ang kalaban lang ng Hanabishi dati yung mga malalaking company ng Sony, mga ganun. Malaking company kaya kaya niya yung i-absorb dahil mura lang yung appliances na yon. Dahil, alam mo naman Hanabishi, di ba? Mura lang siya. So, may pumasok na ibang mga... Kasi yung Hanabishi, ano eh, Taiwan. Ah, akala ko Japan siya. So, it's Taiwan pala? Hindi. Taiwan. So, mas mura siya sa mga Japan-made. Then, hanggang sa may pumasok na China-made. Doon na bumaba yung ano namin. Which is mas mura. Yes. Sayang nga kasi bago pa magsara yun, nasa ano na ako. Nasa final QC na. Ibig sabihin, ako na yung huling technician na maglalabas ng equipment na yon. Sayang. Nag-start ako sa first QC, second QC. Then, nung final QC na, doon, nagsara. So, automatic, syempre, nawala ka din ng trabaho no, during that time? Lahat kami, tanggal, lahat ng department na yun tanggal. Okay. Pero ngayon, di ba, iba na lang yung hawak ng appliances ng Hanabishi, di ba? Yung part na yun, I'm not really aware, pero ang naalala ko sa Hanabishi, yung family computer namin noon, may nakasulat na Hanabishi noon eh.
electric pan. Yeah, mga ganyan, electric fan, appliances. Yeah. Oh. Yeah. So, after nung time mo sa Hanabishi, saan ka na napunta nun? Nag-apply ako sa mga major na mga na electronics, ano rin. Pero, hindi talaga ako pinalad. Ay, ganun? Nag-anap ako ng, hindi ako pinalad. Then, may nakausap ako na nagbigay sa akin na professor ng dating sa school rin. Nakausap ko na kung pwedeng bigyan ako ng work kasi wala akong work. Yun nagbigay rin sa akin ng OJT. Mm. School. So, pinasok niya ulit ako sa ibang company, yun. Ang ano nun, ibang ano naman, industry. From electronics na ano, na appliances, napunta ako sa, kung alam mo yung intercom, fax machine, PABX. Ah, parang yun. Peripherals. Parang telecommunication na siya. Oo, tama, telecommunications. Yan. Kung sa call center, yung mga ginagamit yung phone na yung VoIP. Yung VoIP, oo. Tama. Ayan. Dati, wala pang VoIP. Mga fax pa lang, telephone. Telephone, yes. Doon ako napunta. Then, hawak naman namin Panasonic. Doon, nagtagal ako. Yung trabaho mo dito, somehow, may kinalaman pa rin sa electronics? Oo, kasi repair pa rin ako. Kaso, ang repair nga namin, yung mga telepono, mga answering machine, fax machine, sa repair pa rin. So, nadun pa rin yung electronics. Malaki ba yung ano yung pinakaiba niya from karaoke, nag-jump ka sa telecommunications? Napakalaki. So, kasi paano mo hinandil yung ano? Galing ako sa diba, industry. Pagdating doon sa telecommunication, hindi ko na naman siya alam kung paano pagganahin. Iba na naman. Yeah. Yung nangyari. So, paano mo siya pinag-aralan? Kasi syempre, trabaho yan eh. Kailangan mo pag-aralan uli. Sa second job ko naman, nung nag-ano ako doon, meron naman silang mga manual para paano yung mga schematic diagrams na doon naman. Then, syempre, may mga dating mga technician doon, pwede ka naman magpatulong. Minsan, nagbibigay naman ng advice, ganito, ganyan. So, aaralin mo rin talaga. Okay. So, Sir Ramir, kailan ba nagiging mahirap ang trabaho ng isang electronics technician? Kailan may... kapag yung ginagawa mo, hindi mo na kayang i-repair. Hanggang sa pagdating mo na sa bahay, iniisip mo pa siya. Oh. Yung hanggang kahit natutulog ka na, di ba, iniisip mo pa siya paano magagawa yun. Hindi ko na magawa yata yun. Hanggang minsan, napapanaginipan mo pa kung yung mga nagre-repair ka eh. So, dahil yung sa problema. Oo. So, paano mo malalaman kung this is it na talaga, hindi ko na kayang ayusin to? Pag humihi, kailangan ko na humingi ng tulong doon sa mga kasama ko. Yun. Tinatanong ko na yun. Paano ba to? May experience ka ba sa ganitong sira? Yun. Pwede ka naman magtanong. Wala naman problema doon sa may mga kasama. Pag mag-isa ka lang, mahirap yun. Pag isa kang technician, mas mahirap yun. Oh, okay. Hindi naman matama magtanong eh. Kumbaga, di ba? Oo, oh, syempre. Kung wala ka makuwang sagot sa kanila, okay lang, di gawin mo pa rin. Yun lang yun. Then, pwede ka naman mag-research. Mas madali na nga ngayon kaysa dati. Oh yeah, kasi may YouTube na, internet, lahat. Marami na. Dati, talagang nagbabase kami sa schematic diagram lang. Or may parang mga parts kasi lang. Pag nag-aaral ka ng electronic technician, unang-unang tuturo sa kanya dyan, yung mga parts. Kung paano basahin yung parts, kung anong symbols yung nakalagay sa schematic diagram, kung paano ba siya i-test, kung sira o hindi. Yun, tinuturo yun. Oh, okay. Pero so, hindi naman tinuturo ng professor
pagsira yung parts. Na, kasi yung parts na doon na sa board, di ba? Oo. Pag nasa board, paano siya i-check? Ayun ang question doon. So, paano mo chine-check yun? Sa doon nag-aaral ako, hindi tinuturo yun. Tinuturo lang pag wala yung pyesa sa board. So, dati nagtatrabaho ako, tinatanggal ko pa yung pyesa para i-test. Mm. Hanggang sa nakapag ano na ako, naalam ko na kung paano basahin yung ano, yung sa schematic pag nasa board. Paano siya i-test? Oh, so pwedeng hindi mo rin tanggalin yung pyesa para lang ma-test kung ayos o sira. Oh, kung sira o hindi. Pero during your time, ang ginagawa mo, backlash, test, tapos salpak ulit. Yan, kabit. So, napakahirap, di ba? Matrabaho din pati. Oo. Okay. So, napansin namin, yung isang electronics board na yan, hindi ko rin kasi alam yun, ang daming nakalagay doon, pag ang isang pyesa ba nasira doon, apektado lahat yan? May mga parts na ganun. Kaya kailangan i-check mo siya, yung dadaluyan, no? Kunyari, nakuha mo na isang parts, di ba? Nasira. Ano ba yung dinaanan nun? Ba't nasira? So, itetest mo rin lahat ng dinaanan ng parts na yon kung buo. Okay. So, is it possible din na merong more than one na pyesang sira, dalawa or tatlo? Oh. Meron. Meron talaga. Hindi lang tatlo, apat, ganyan. Depende. Usually, maraming nasisirang parts pag yung nagkamali ka ng saksak. Kanyari, appliances, di ba? May 110 to 20. Oo. Di ba? Yung iba sinasabi, fuse lang. Swerte na yun kung fuse. Meron tayong question dito sa viewers natin, Sir Ramir. Ito ba eh misconception lang ba or totoo ba to or hindi na pag ang 110 daw na appliances sinaksak mo sa 220, meron ba mangyayari pagsabog or pag-apoy sa outlet? Wala naman kasi ang lahat naman ng appliances may fuse, di ba? Kaya nilagay yung fuse nila yun para pang-protect rin dun sa ano, para hindi sumabog. May sumasabog kasi mali rin yung lagay ng fuse dahil kaya niyang ano, kumbaga kayang pasukin ng supply. Kaya may sumasabog rin. Pero hindi naman yung sumabog yung buong ano, buong equipment, buong yung talagang, appliances. Yung talaga may spark na gano'n. So, di siya totoo. Kung saksak mo sa mataas na voltage, 1,000 volts yan, syempre. Oh, okay. Sabog talaga yun. May nakikita mo na... sa atin, 110 to 20 lang, di ba? Ah, so konting, wala talaga yung parang pagsabog na, ano? Ayoko rin kasi subukan eh, syempre. Putok lang. So, masisira putok lang, masisira pero hindi yung tabog. Volts. So, gaano ka katagal dito sa telecommunications company, Sir Ramir? Telecommunication ako nagtrabaho sa almost 12 years ako sa 12? Pinas. Yes. Mukha lang akong bata. So ito na pinakamahaba mong employment sa Pilipinas. So hindi ka na umalis talaga pag nung nag-start ka doon? Yun, wala akong balak talaga na umalis. Grabe, wala akong balak umalis. Okay. 12 years ako sa telecommunication industry. So paano mo naman naisipan na ano na umalis ng Pilipinas at mag makipagsapalaran sa abroad? Gaya ko nga na sinabi ko, wala akong balak na mag-abroad. Then may isa lang na classmate ko ulit nung high school na nasa Saudi rin na sabi niya, baka gusto mo, pasok kita dito, sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, alam ko ba yan? Marunong ka ba ng, ano naman yun? CCTV. So, ang layo na naman, di ba? Oo. From telepono, CCTV. Through CCTV naman. Pero, electronics naman. Sabi ko,
sa kanya, madali naman matutunan yan. Then, sabi niya, sige, pasa ka ng, ano, ng CV mo. Nagpasa ako sa kanya, pero hindi ko in-expect na, ano, kasi wala nga akong balak eh. Then, nung sabi niya, nalang niya sa akin na, nagpasa ako sa kanya ng November. November yun, nagpasa ako sa kanya. Yung year, wag mo nang, ano yung year. Nagpasa ako sa kanya November, then December, tumawag siya sa akin, punta daw ako sa agency. Ang bilis. Hindi ko inaano yun. Wala akong, hindi ko inaano siya na pumunta ako doon. Hanggang sa tumawag na naman siya, uy, pumunta ka na, kailangan na yun. So, pinuntahan ko lang siya. Wala talaga ako sa yung balak mag-abroad eh. Then, yung interview, pabara-bara rin yung interview ko, pero pasado pa rin ako. So, then, di ba, December ako nag-ano ng agency. February, nakalis na ako. So, November, December, medyo ilang buwan lang. Ilang buwan. So, ito is, pinaalam mo ba ito sa magulang mo na mag-abroad ka na or sinikreto mo pa ito ng konti? Sinabi ko na rin naman. Paso ko na ano, nasi ano, pinag-apply ako sa, yun. Sabi, sige, subukan mo. Yun. So, pagtalon mo nung ano, ng, ito ay sa KSA na ba ito or sa Saudi Arabia na or ibang bansa? Ah, Saudi Arabia na. Oh, okay. So, kamusta naman yung pinaka unang araw mo sa trabaho? Struggle. So, ano yung mga struggle, Sir Ramir? Kasi, unang-una, di ba, pumasok ako, wala akong alam sa CCTV rin nun. Hmm. Kasi, galing ako sa ano eh, sa telecommunication. So, tinuro rin naman nung nadun, ang kagandaan ng kasi nun, yung nagturo sa akin, Pilipino. Okay. So, mas madali ko siya na intindihan. Tinuruan niya ako ng almost 1 month, nadun ako sa kanya. Then, after a month, transfer na ako sa ibang site. Then, ako lang yung mag-isang CCTV technician dun sa site na yun. So, paano yun? Di... panibagong ano na naman yun, kaba-kaba, moments. Yun. Tapos, maintenance pa siya ng bangko. Bangko? So, syempre, critical yan, bangko. Oo. Struggle rin talaga. Pero, yung nagturo sa akin dun sa ano, sa company, tinatawagan ko siya pag hindi ko alam. Okay, buti naman kung ganun. Ganun nangyari rin sa akin. Hanggang sa na-adapt ko na rin kung paano. May mga times ba, Sir Ramir, na medyo sumablay tayo sa trabaho or talagang hindi pwede mangyari yan, kailangan? Okay, marami talaga, lalo pag yung umpisa ka pa lang. Sasablay at sasablay ka. Oh, okay. Then, buti, medyo mga mabait naman yung mga manager. So, nagagawa naman ng paraan. Ang hirap nun. Parang matatakot ako nun. maraming ganun na bagay na nag-umpisa ako na ano, mali. Hindi naman maiwasan yun. So, paano naman si Ramir yung language barrier? I'm pretty much sure, syempre, may Pilipino, may ibang lahi rin. Oo. Sa, ano, yun ang isa-isang mahirap na, ano, pag nasa sa Amerika, US, madali, sa US, di ba, madali lang dahil English lang eh, kaya English, naman natin eh, di ba? Dito sa Saudi or Middle East, or kahit sa Middle East, dahil may iba-ibang mga nationality kang makakasama, yung iba hindi rin marunong mag-English. Doon, parang sa umpisa, para kayong pipe, sign language lang kayo. Sandali. So, paano yun, Sir Ramir? Paano yung comprehension nun? Paano yung communication nun? Tuturo mo sa kanya, parang sign language. Papakita mo lang siya, ito, kailangan ko to, this. Ganun lang.
pag hindi kayo parehas makakaintindihan, hindi siya marunong mag-English, ikaw marunong mag-English, di mo na makaya yung salita niya, ganun. Okay. Pero para makakaintindi ka, kunyari dito sa Saudi, kailangan alam mo yung salita kung paano magtanong. At alam mo rin yung yes or no na sabihin. Mm. Hindi ka ba nahihirapan sa wika ng Middle East nung time na pagsampa mo dyan sa... Nakita ako. Mahirap rin. Kasi iba yung salita talaga eh. So, ang gagawin, para dun sa mga bago na makakarating dito, unang-unang tandaan nila, yung what, when, how, yun ang kunin nilang salita. Tsaka yung yes or no. Yan. Yan ang unang-unang important. Kasi madali lang yun pag yung alam mo na yung mga tanong, di ba? Oh. What? Kailangan. Oh. Yun yung matatanong mo sa kanya. Oh. Malalaman mo yung salita. Kailangan malaman mo. Okay. What about sa ibang lahi sa yung number. Sa number, paano ka mag-sabi yeah, ng number? Yeah, numbers, tama. Well, that's also one critical part. Hmm. Pero Sir Amir, paano yung ano, syempre, kanya-kanyang lahi. May mga conflict ba nangyayari sa Filipino versus sa ibang lahi? Marami. Oh my God. Iba-iba, sa ugali lang eh, di ba? Tayong Filipino, mahilig tayo magbiro, di ba? Sa atin, biro lang, di ba? Oo. Sa ibang lahi, minsan hindi. Hindi nila ano yung biro natin. Hindi oh nila get. So, kailangan makapagbiroan ka lang doon sa mga Pilipino muna. Then, pag alam mo na yung ibang lahi, yung kung paano magbiro rin, doon ka na papasok. Kasi mahirap pakipagbiroan sa ibang lahi. Diba? So, mapaawi ka talaga. Sa Pilipino nga, mahirap makapagbiroan eh. Yeah, may times na diba? Ano eh. Hindi ka masasakyan eh. Okay. So, grabe. So, ano pa yung mga super challenging na moments na na-experience mo sa pagdating mo sa Saudi, Sir Ramir? May experience ako sa Saudi na unang-una dahil yung papel ko pa lang noon, as in papel pa lang. Then, nagbukas kami ng ATM machine dahil kasama yun sa maintenance namin eh. Nang nagbukas kami doon, dinaanan kami ng police. Eh, papel pa lang yung ano ko, yung permit ko. Dinampot ako ng police. Oh my! Mag-isa lang ako, dinala ako sa presinto. Oh my God, so... Hmm. Grabe, parang... Hindi mo alam, baka gulpingin ka doon or baka ikulong ka? Hindi, sa ano naman sa Saudi, hindi ka gugulpingin, hindi ka naman ano. Basta, ikulong ka. So, nakulong ka ng gano'ng katagal, Sir Amir? Nang siguro 5 oras. Oh, okay. At least. Kasi yung kasama ko, naiwan sila, yung kasama ko naiwan, may permit siya eh. May ID siya. So, nadala ako, dahil kinuha ko ng police, dahil papel lang yung ano ko daw, papel lang. Dinala ako. Then, yung kasama ko, tinawagan yung amo namin. Sila yung pumunta dun sa presinto. So, neat lang. Pero, yung damputin ka. Oh, nakakaba kasi bago ako eh. Bago lang ako eh. Nakakaba. Saan ako dadalhin, di ba? Oo. So, paano yung tinasok talaga yung kamay mo? Hindi, walang taas ng kamay. Basta, kinuha ka lang. Damput ka lang. Hindi naman yung... Pusasan ka, hindi naman ganun dito eh. Kukunin ka lang, lalagay ka lang sa loob ng car, tapos alis na kayo. Kahit nung nadun ako sa car, hindi naman ako pinasasan. Hindi mo sila tinanong why or ano? Eh, hindi. Alam na eh, dahil wala nga akong papel. Oh, okay. So, baga parang... Yun ang mahigpit dito dati. Dati ah, mahigpit din na ganun dati. Hindi mo na sila tinanong ano? Kaya dinaanan kami ng police dahil nagbukas nga kami ng ATM. Ah, sa bagay nga naman dahil, that's... suspicious, tapos papel lang yung ano mo, tama, document. Ah, okay, okay. Pero nakakatakot pa rin ah, hindi ko kaya yun, baka himatayin ako. Oo, kasi bago, bago ka. Nakakatakot talaga. So, ikinuwento mo ba ito sa pamilya mo sa Pilipinas or hindi? Hindi. Ngayon malalaman.
nila. Pero, grabe. Dumputing ka naman. Kasi taglit lang naman yun eh. Kumbaga, experience. sa Pilipinas, di ba? Hindi ka nadadumput eh. Tapos, pag talumos sa ibang bansa, doon ka naman nadumput. Grabe. So, gaano ka katagal nagstay sa company na to sa CCTV na pinasukan na pinapasukan mo? Hanggang ngayon ba dito ka? 4 years ako doon. Oh, okay. Then after 4 years nagtrabaho ulit ako sa Pinas. Ah, so bumalik ka ng Pilipinas? Bumalik ako ng Pilipinas. Nagstay ka ng gaano katagal sa Pilipinas nito? 5 years. Oh, okay. Bakit? Kaya nagtrabaho ko. Nagtrabaho ulit ako sa Pilipinas din. Parang, syempre, galing kang abroad. Then, nagtrabaho ko sa Pilipinas. Parang yung kinikita mo, parang kulang. Well, kulang parang hindi mo na, parang hindi ka sanay. Oo. Hindi ka sanay sa ganung kinikita mo. Ayun. At nag-ano rin ako. Nag-negosyo rin ako sa Pinas. Kamusta naman? malayo yung trabaho ko dun sa ginawa ko negosyo. Nagagano ko ng printing. Okay. So ano nangyari? Kamusta naman? Okay naman, kaso parang kulang pa rin kasi may pamilya na ako nun. Nung bumalik ako ng Pinas, may pamilya na ako nung nagtatrabaho. Okay. So, talagang kulang. Kahit na negosyo ko, kulang. So, nag-decide ko ako sa, sinabi ko sa kay Miss na kung pwede mag-abroad ulit ako. Just puti pumayag naman. Oo. Mahirap rin, mas mahirap yun kaysa nung unang nag-abroad ako. Kasi nung unang abroad ako, binata pa ako nun eh. So, mas madali. Mas mahirap pag yung iiwan mo pamilya mo. Oo nga. So, paano mo hinahandle yung pagka-homesick? Siyempre, andiyan ka na sa abroad eh. Ang pamilya mo nasa Pilipinas eh. Paano mo hinahandle yung homesick? Gaya ng ibang OFW, mahirap talagang yan, yung homesick. Kasi dadaan at dadaan sa iyo yun eh. Lalo pag yung ikaw lang yung mag-isa na sa kwarto, wala ka nang kasama, hindi ka na nagtatrabaho. Mahirap sa OFW yun. So, ginagawa namin, syempre, tawag sa pamilya. Maganda, mas maganda nga ngayon, alam mo bakit? May video call na. Video call na, tama. Diba? May social media para manood ka, para malibang ka. Yun. Hindi ka tulad dati na nag-Saudi ako. Unang Saudi ko. Wala talaga. Pero Sir Amir, naano ko sa sinabi mo kanina, na pag mag-isa ka na lang sa kwarto, wala ka ng kausap, wala ka ng trabaho, parang naramdaman ko yung bigla yung ano rin. Parang the way how you deliver yung statement na yun, parang bigla rin ako natakot dun. Sa mga OFW, alam nila yun. Mahirap yun. Na siyempre matutulog ka na lang hindi mo na makakausap yung pamilya mo dahil tulog na rin, di ba? So pipilitin mong matulog para lang di ka ma-homesick. Oh my, grabe. Mas mahirap rin dito sa Saudi. Alam mo kung bakit? Bakit po? Sa ibang bansa, pag homesick ka, labas ka lang. Pwede kang mag-inom, pwede kang pumunta sa ganito, sa ganon. Pwede kang manood ng sine. Tama? Pwede, yes. Mga ganon lang, tama. Sa Saudi, wala. So, paano wala si Ramir? Wala ka. Bawal ang alak dito. Di ba? Bawal yung gathering dito na party na. May mga party rin dito ng mga Pilipino, pero yung bawal yung mga may mga inom-inom. Bawal na alak eh. Wala kang gagalaan dito. Galaan mo dito, mall. Ano pupuntahan mo sa mall? Mamimili ka. Grocery. Yun lang. Gastos, di ba? Hindi ka tulad sa ibang bansa. Di ba?
nyari US, o merong bar, pwede kang mag-inom. So, kumbaga parang napaka-limitado lang na pwede mong ano dyan, libangan talaga? Limit dito, limit. Ngayon nga, mas maganda na dahil meron ng sinehan eh. Nag-open na sila ng sinehan. Pero limit pa rin. Meron hiwalay pa rin yung family, yung babae, sa lalaki, ganun pa rin. Sandali, sa sinehan, hiwalay yung... Oo, hiwalay ang family. Yung may family, tsaka yung bachelor, yung ano lang, nilalaki lang. So, ngayon ko narinig yan ha. So, ibang ano yan ha, ibang culture naman yan. Dati, mahigpit pati yung ano, sa mga KFC, sa mga restaurant. Dati, mahigpit, hiwalay yung lalaki, yung mga puro lalaki lang, sa mga may pamilya, tsaka babae. Iba yung papasukan mo. Oh. Ngayon, medyo in-open na nila. Ah, open na rin, ano? Ah. Grabe. So, Sir Amir, bago ka makapag-abroad, balik lang tayo doon sa partner. Bago ka makapag-abroad, normally, ano yung mga requirements na dapat meron ka talaga? Unang-una, sa Saudi kasi, ang tinatanggap nila, 3 to 5 years experience. 3 to 5 years? Ah, yes. Then, may mga nakakalusot rin na, na, kasi yung dati kong pinasukan, may kasama ako doon na first experience niya eh. Abroad eh. Hindi ko alam kung paano niya ginawa. Pero ang requirements talaga sa Saudi, 3 to 5 years experience. 3 to 5 years. Then, so, syempre, fit ka to work. Medical. Kailangan ipasa mo rin yun. Then, ano pa ba? Kung may mga certificate ka na training, mas maganda. Yun. From the Philippines, pag talon mo ng Saudi Arabia, may mga exams ka pa bang tinake or licensure or wala na? Wala naman, wala. Bali, pag-apply ko, kasi sa akin na, pag-apply ko, interview agad ako eh, ng employer. Yun agad eh. Then, nung then sa pag-interview sa akin, binigyan lang yan ako ng ano, ng konting parang nasa papel. Sagutan ko. Yung pagkasagot ko, di okay na. Ganun lang. Okay. Normally, pagka aalis pa tayo, Sir Amir, ano to, sagot ba yung bahay or... Nasa pag-uusap niya sa kontrata yun. May company na kasama yung bahay, pagkain. May company na isasama sa sweldo mo. Bahala ka maghanap ng titiran mo. Okay. Pero yung ano, yung agreement sa'yo, yung ano nyo, yung sa boss mo? Yung sa akin, mayroong kasama ko sa food allowance, libre yung bahay. Pwede na rin. Pwede na din. Normally ba mahal ang bahay sa Middle East pagka mag-renta ka? Mas mura dito kaysa dun sa ibang bansa na natatanong ako. Mas mura dito. Okay. So, basta, ang kailangan mo talaga work experience is 3 to 5 years para makapag-upload ka talaga. And normally, wala naman... Pero sa akin kasi yung experience ko naman, di ba? Experience ko sa telecommunication, yung pinasok ko CCTV. Oh, so paano mo dinefend yun na galing ka ng ano eh telecom tapos CCTV? Hindi, kasi nga yung nag-apply nagpasok nga sa akin kilala ko eh, doon siya nagkatrabaho. Oh, okay. So recommended. Mas maganda yun, recommended. Kahit hindi mo na yung kasi ganito yung trabaho ko, hindi ko alam yan. So, hindi mo na kailangan i-depend. Pero, prior na pag-alis mo, nag-review ka muna tungkol sa CCTV, syempre. Hindi. So, diretso na rin. Oo. Oh. Kasi nga, kaya nga ako nung gano'n, hindi ko nga gusto nga, di ba, mag-abroad.
parang gusto ko nga lang bumaksak eh. Parang pinagbigyan ko lang yung ano ko, yung classmate ko, kung sige, apply ako. Eh, hindi ka bumagsak, kaya tinuloy mo. Gusto ko bumagsak. Okay, so ngayon sa pinapasukan mo ngayon, Sir Amir, ano naman yung inaayos mo ngayon? Ngayon sa ano kami, sa security screening ng airport, kung narinig mo security screening, yung mga screening ng mga bags ng tao na pumapasok ng mga pasahero. X-ray ba to yung... X-ray machine. X-ray machine, metal detector, yung isa, hindi mo pa narinig yung explosive and narcotics detector. Ayun, di ko alam yan. Kung makaka... Yung iba, siguro na experience na pag uwi or pupunta sa ibang bansa, may papel siya na isosob sa kamay mo. Then ilalagay dun sa machine para malaman kung may explosive or narcotics kang nahawakan. Oh. Pero hindi ka na may kukulong kagad kung sakali mag-positive ka sa... Depende. Depende. Iano ka lang. Itatabi ka nun. Then, imbestigahan yung bag mo. Kung may laman o ano. Kasi sa kamay mo meron eh. Kaya sa mga pupunta ng mga ibang bansa, ingat rin kayo dun sa hawak ng mga bagay ng iba. Oh guys, so that's one thing na kailangan nating tandaan. So that's very informative, Sir Ramir. Napaka-importante niyan. Sa screening kasi ito. Sa screening ako. So, yun lang. Ingat lang kayo sa mga hawak kayo ng kahit mga kakilala nyo. Huwag nyo hawakan yung bag. Ingat kayo. Oh my God. So, kahit... Bag nyo lang at bag nyo lang. Pag ginawakan ko yung bagay ng isang positive, magiging, kumbaga, matititignan na... Kasama ka doon. Kung nasaktuhan na ikaw ang pinaswab. Imbestigan diba? Ako. Siyempre. Oh my. Positive kay. Oh my. Walang nakakalam nun, di ba? Oo. So ano pa yung mga pwede mong i-share na tips, Sir Amir, para mas maging safety yung or mas maging smooth yung paglalakbay, siyempre? Sa mga gusto mong magdala ng mga alam nilang bawal, huwag na nilang ipilit pa. Huwag na nilang subukan. Kasi yung iba, sinusubukan pa na itago, di ba? Lagyan mo ng ganito, balutan mo ng ganito para hindi makita. Hindi nyo ba alam na kapag tinatago nyo ng gusto, lalong pinabubuksan sa inyo? Oh. Kasi once ang X-ray machine na hindi niya ma-detect kung ano yung laman nun, dahil tagong-tago, mas pabubuksan sa iyo ng screening guard. Kayo ba yung nagbubukas, Sir Ramiro, o hindi? Hindi. Ano lang kami, maintenance lang kami. Pag may sira lang kami. Ang talagang ano ng mga guard. Okay. So ano ba yung mga bawal na dalhin? Kung sakasakali, Sir? Sa Saudi, unang-una, alak. Siyempre, drugs. Bawal yan, siyempre. Sa lahat naman yan eh. Then... karne ng baboy. Pero marami pa rin nagpapalusot niyan. Okay, sabihin na natin nakakalusot kayo. Paano pag hindi na kayo nakalusot? Yun diba? Lang. So, yun. Kung gusto niyo magdala, walang problema yun. Sa ano naman, confiscated. Then, may ano ka. May tatak ka na. Oh. Dati, kulong eh. Sa mga ganyang bawal, kulong. Ngayon, natanong ko kasi yung mga ibang guard sa dito sa Saudi, hindi naman kulong, pero may tatak na yung passport mo. So, parang markado ka na? Oo, markado ka na. So, susunod na balik mo, may mark na yung mas lalo kang imbestigahan. Grabe. Wala ba talaga nakakalusot sa X-ray? I mean, ano ba yung mga bagay-bagay na nakakalusot sa X-ray? Maraming nakakalusot kung yung
nag-i-screening tamad tumingin. Na magtitempuan 'yun. Makakalusot ka, matat. Pag tamad 'yun tumitingin. O kaya biglang lumabas na 'yung machine mo, hindi niya nakita. 'Yun, lusot 'yun. Absuelto ka. Eh paano kung masipag? So, di ba? Wala siyang ano, Sir Ramir, kumbaga parang nakadepende talaga doon sa tumitingin. Si. So, pero hindi siya nag-a-alarm mismo sa ano, sa machine. Sa mga bagaing malalaki, may alarm 'yun na parang yung bagahin na to ay naka-red kasi yun eh. Mm. So i-reject sa machine yung nag-ano, pwede niyang i-reject yung bag na yun. Okay. Na may ano na yun, na may kumbaga naka-red tag ka. Nice. Ayan. So the whole time ang pagka walang sira ang machine, paano to, nakatambay lang kayo sa gilid ng machine or paikot-ikot lang kayo doon? Dito sa ano namin ngayon, kasi kulang kami sa tao ngayon, nakatambay kami doon sa ano, sa location. Minsan doon ka sa departure, minsan nasa arrival ka. Tapos meron din sa amin niya umiikot. Okay. Yun. Minsan nga, dalawang terminal ang hawak ko. Takbo dito, takbo. So yung mga x-ray machine doon, talagang pag may sira, Sir Amir, technician. Kung ikaw yung naka-post doon, ikaw yung tatawagan noon. So, kailangan mo rin magawa nung on-time na yun kasi kung maraming pasahero, kailangan on-time na yun matapos mo yun. So, normally, ano yung nagiging sira nito, Sir Amir? Wala namang normal yung sira. Ang nangyayari lang sa x-ray, yung mga naiipit na bag. Oh, okay. Parang nag-jam lang yung ano. Nag-jam yung machine. Then, yung mga pasahero rin kasi, minsan, pasaway rin eh. Alam na nilang kung gaano kalaki yung panel ng machine. yung pasukan. Yung bag nila, alam na naman di kasha, isasabay pa. Talaga ba? Oo. Dito, maraming ganun dito. Ewan ko sa Pinas. Siyempre, sa Pinas, alam naman nila siguro yun eh. Wow, hindi kasha tong bag ko ah. Di ba? Pero may limit naman kasi yung ano, yung bug. Okay. May mga time ba si Ramir na kunyari normal day. Pero na-feel mo na parang gusto kong umuwi. Sa ngayon, wala pa naman. Parang yung pakiramdam kasi na sa akin, di ko pakiramdam na umuwi dahil yung biyahin mula dun sa airport tsaka sa bahay na tinutuluyan ko, 1 hour eh. Paano ko uwi nun? No, I mean, uwi ng Pilipinas. Kasi parang, uwi ng Pilipinas. Oo, yung parang gusto ko umuwi ng Pilipinas ngayon, gusto namilis ko yung asawa ko, yung anak ko, ganyan. Maraming time na ganun. Na kailangan mong, gusto mong umuwi. Lalo pag yung family mo may problema, di ba? Gusto mong umuwi. Pero wala akong magagawa. That's tough. Lalo dito, hindi ka naman ang papayagang mag-emergency kung walang rason. Ako nga, may rason nung kailangan ko mag-emergency, hindi ako pinuwi. Get mo yun. So, parang... Di ba ang hirap? Mahirap yun, ha? Mahirap yun. Yeah. Ditong year lang yun. Gusto ko umuwi nun. Pero hindi ako pinuwi. Oh, man. So, yung mga nagbabalubag abroad. Alam mo, ang pagbalubag loob lang nila sa akin para hindi ako umuwi, pinahiram nila ako ng pera. Pinaloan lang nila ako ng pera para sa pamilya. Which is okay na rin siguro. Oo, kasi ganun na eh. Wala nang nangyayari. Hindi ka naman talaga nila papauwi. Well, yun so, tinatok mo na lang yun. Yun na lang yung ano mo, option talaga. Oo. Oh boy. Normally, yun Sir Amir... Yun ang mahirap sa IFW. Yung gusto mong umuwi pero hindi pwede. Oh, alam mo yun, kasi, di ba,
parents mo, 'di ba? Pero siyempre, ako mismo sa sarili ko, hindi ko pa masyadong, siguro naintindihan ko, pero hindi talaga totally, hindi ko ma-simulate yung nararamdaman nyo kasi kayo yung nandyan eh. Iba yung sa inyo eh. I can only think. Pero yung emotional stress of it, wala, medyo hindi ko alam yung pakiramdam. Pero I think isipin mo ano, ganito, parang isipin mo na nakakulong ka. Hindi ka pwede mo eh. Hindi po pwede makita pamilya mo. Ganon, isipin mo. Wow, mahirap nga. Maraming mahirap nga, Sir Amir. So, yung mga plano mag-abroad dyan, guys. Okay. Coming from Sir Amir, okay, anticipate this mga situations. Yun naman yung purpose natin dito, Sir Amir. You know, para maging aware din yung ibang tao, yung mga viewers natin. Kaya, ito yung content natin. So, normally, Sir Amir, pag uuwi ka, gano'ng tagal yung bakasyon mo sa Pilipinas? Sa company namin, ano, guilty. 11 months work, then 1 month vacation. Oh, paano pag umabsent ka during those 11 months? Babawas ba dun sa vacation? Basta 11 months. Walang problema yung absent mo din. Oh, okay. Okay. Hindi ka, dito kasi, sa company namin, dun sa ano ko, sa project ko, sa amin, hindi ka pwedeng umabsent nang wala kang medical certificate. Kahit sumakit lang ulo mo, kailangan may medical certificate ka. Meron pa bang gumagawa sa Pilipinas niya na medyo binipeke yung... Sa Pilipinas walang ganun. Pag umabsent ka, ano lang yun, di ba? Verbal lang. pero dyan sa Middle East... Dito, kasi dito meron naman kami, ano eh, may medical ano insurance naman kami. Oh, okay. So at least may ano ka, 1 month na bakasyon. Pero ano yun, bayad ba yun or hindi? Bayad yun. Mm. Bayad yun, yung 1 month po. So pag uwi ka, syempre meron ka ng budget, tapos after a month, nang stay mo doon, sasweldo ka ulit. Hmm. Which is pretty na rin naman. Yung iba, mas gusto yung ganun kasi at least sweldo ulit, di ba? Yung iba naman, mas gusto yung matagal sa Pinas kasi makakasama pamilya, pero wala kang ano. Wala kang sweldo. Wala kang sweldo. Siyempre. Oo, tatagal ka eh. So, kaya 2 months ka na, yung isusunod na buwan, wala kang sweldo nun? Oo, wala. Ang binibigay lang nilang libre, yung 1 month. Okay. Tapos doon, siyempre, yung nga, it's up to you kung gusto mo makasama pamilya mo, pero wala kang sweldo. May nangyari nga din na alam mo yung pandemic noon? Yeah. May kasama rin ako na abutan ng pandemic, nagbakasyon, then sakto, nag-lockdown. 9 months siya sa Pilipinas. So, paano yun? Wala siyang trabaho. Walang sweldo. So, wala nagawa yung employer noon? Wala rin. Pero nirenew nung nagkaroon nag-open naman, nirenew naman yung mga visa nila. Kasi valid reason naman. Okay. On your case, Sir Ramir, kailan uli yung balik mo ng Pilipinas niya? Pauwi ko lang nitong pero ba ako, May, June. So babalik ako mga July ganun. July. Paano kung gusto mong uwi ng December? Pang Pasko or New Year? So hindi siya option. Kasi, kung may valid reason ka. Ang valid reason lang naman na pinapayari na lang emergency, papakasal ka, may namatay, kailangan yung first ano ng family mo, hindi yung first degree. Namatay yung first degree. Yun lang ang rason na pwede. Para makapag- o pwede kung nagkasakit ka talaga, gusto mo magkasakit ka, gusto mo sa Pilipinas magpa gamot o magpagamot. Yun lang yung rason na pwede kang umuwi ng December. Oh, pero December. Anong dahilan nila? Bakit hindi kayo pwedeng umuwi ng December unless emergency? Kontrata ka eh.
yung balik mo dito na nagbakasyon ka, 'di ba? Pagbalik mo, nakakontrata ka ulit na isang taon. Ah, okay. So, tatapusin mo ulit yun. Eh, paano kung hindi ka umuwi? Uwi ka na lang December na lang. Paano ka uwi? Diba, kumbaga parang, let's say, so, June, hindi ka bumalik. Pwedeng umuwi kasi sila gagawa ng visa mo eh. I mean, magbakasyon ng December. So, instead na... Pwede kang umuwi ng December. Ah, pwede. Pwede rin. Pwede rin. So, ako kasi 1 year na ako sa next June, di ba? Oo. Pwede ko mag-extend. Nang December ka ulit magbabakasyon? Ah, December ako mag-vacation. Kaso, syempre, okay. Mas medyo matagal yun. 6 months pa, syempre. Di ba? Oo. Dadagdag ka pa ng buwan yun. Pero would you choose to umuwi na lang ng June or umuwi ng December? Gusto ko nga sana mag-December. Kasi, simula nung nag-abroad ako, hindi pa ako nakakaranas ng ano eh. Nung Pasko, Pasko eh. Eh, alam mo naman kung gano'ng kasaya Pasko sa Pilipinas, di ba? Biruin mo, ilang years na ba ako dito? Magsa-7 na ako dito. Dito sa company. Hindi pa ako nakaranas ng Pasko sa Pinas. Oh my. Na kasama yung family. So, paano nyo sinaselebrate yung Pasko sa ano sa Middle East? Kami-kami, mga Pilipino. Sinasabay rin namin dun sa oras ng Pinas. Sa time zone then, sa Pilipinas. Katulad ngayon, may video call. Kausap rin yung family. Then, dito sa amin na company, may mga Pilipino dito. Nag-share kami ng mga pagkain. Then, pagsama-sama lang. Ganun. Mm. Then, kinabukasan may paso. Dahil wala namang Pasko dito. Oo nga naman, ano. So, inom, kinabukasan pasok. Oo. Swerte, so, kung kinabukasan, off. Ah, pwede, yeah. Kung off. Wala ka bang, Sir Ramir, na ano, parang opportunity para dalhin yung pamilya mo dyan? Meron naman, kaso ang problema lang kasi, parang, malaki yung gastos mo. Parang yung sweldo mo, doon na lang mapupunta sa gastos mo dito. Okay. Pero yun mo, may kilala, may kasama kasi ko na dito yung asawa tsaka anak niya. Ang binabayaran niya na may ano dito eh, parang tax pag may family ka dito. Oo. May tax. Ang binabayaran niya yearly, annual, sa government, 9,000 riyal. Which is, kung magkano yun? I-convert mo sa times 15. So, nasa 100 na halos, di ba? Oo nga, tama. Di ba? Then, kailangan mo pa ng ililipat yung sarili, yung pamilya mo. May bahay dapat, kasi hiwalay dito yung family. Iba yung mga bahay ng family dito, iba yung bahay ng mga bachelors. Then, kailangan mo yung sasakyan. Kasi, hindi pwede naman mag-ano yung family mo, yung lakad lang ng naglalakad lang. Di ba? Kunyari, pupunta kayo ng grocery, pupunta kayo ng mall. Alam naman, araw-araw, nagka-taxi kayo. Mahal din. Di ba? Mahal rin. So, marami kang... Tapos kung sweldo mo hindi rin sapat, di doon lang napupunta yung ano mo, kinikita mo. Oh, okay. Pag nalit yung family mo. Pwede at marami-marami. Pero marami na rin kasi mga Pilipino dito na pamilya na umuwi dahil dyan sa malaki yung binabayaran. Oo nga naman din eh, no? Padala mo lang sa Pilipinas para at least malaki yung value. Then isa pa, yung kilala ko nga, sabi ko sa'yo, magkano yung tuition ng anak niya? Per month, 700. Oh. Riyal. So, nasa 10, nasabi mo 10,000 a month. Malaki din. Diba? Eh, sa Pilipinas, yung 10,000 a month sa school, sa muna pag-aaralan yung anak mo. Maganda na yun. Diba? Oo. Pwede lang lasal. Tsaka private school na yun, actually, 10,000. Hmm. Baka malasal na eh. Grabe.
Hindi so, mo, ano, mahirap, pwede talaga, wala namang problema yung dadali mo yung family mo. Yun nga lang, yung kinikita mo, parang sa government mo lang mapupunta eh. So sa diba? Sweldo mo ngayon, Sir Amir, may tax ka binabayaran din talaga? Wala kaming tax. Oh, okay, okay. Ang tax lang meron dito sa Saudi, yung mga binibili mo. Dati, wala. Yun ang kagandahan dati sa Saudi, walang tax. Lahat ng binibili mo, lahat ng gamit, lahat tax free lahat yung dati. Oh. Ngayon, nagpalit na yung ano, ayan, nagkaroon na ng tax. And ang tax namin dito, 15%. Which is malaki eh. Yung sa Pilipinas, nagre-reklamo pa sila sa magkano? 12%, oh, yung VAT. 12% na peso pa. Peso nga, tama, oo. Oh. Dito, times 15%. Real pa yun. O nga pala, Sir Amir, balikan ko yung sa, ano, sa pag-uwi mo ng Pilipinas, sa vacation mo, yung mga plane tickets, libre na rin ba to? Kasama yun. Plane tickets, tapos yung 1 month salary mo, plus vacation money, yun. Oh, okay. So, medyo ang hindi lang kasama doon yung kung may, ano ka, may allowance. Yung meal allowance mo, hindi kasama yun. Basta basic salary. Ito, Sir Amir, may question tayo. Sabi dito, ano naman yung pwede mong sabihin doon sa mga or maipapayo doon sa mga tao na na ang impression nila sa mga OFW is marami talagang pera? Kasi alam mo kung bakit ang sinasabi nilang ganun? Kasi ang OFW pag umuwi, gastos eh, di ba? Mm-hmm. Bili dito, bili dun. Pero ginagastos nila yung para sa pamilya, para lang matuwa yung pamilya nila. Pero hindi nila, hindi alam ng ibang mga nasa Pilipinas, yung ginagastos ng OFW, ilang buwan nilang inipon yun. Para lang sa pamilya nila. Oh my. Ilang buwan yun. Kala nila ganun kalaki, ang daming pera nito, halos araw-araw. Kung saan pumupunta, di ba? Oo, tama. Pero, ilang buwan naman yung tinis ng OFW para ipunin yun. Tsaka, ilang buwan rin yung wala sila sa pamilya nila para ibigay nila yung luho ng pamilya. Well said. Yun. Tama, tama. Ito, Sir Amir, last na lang. Ano naman yung pwede mo may advice doon sa mga gusto mag-abroad as an electronics technician katulad mo? Sa advice ko lang, unang-una sa mga gusto mag-trabaho dito as a technician. Ano ba? Unang-una, syempre, hindi man naman na kailangan manggalingan, pero iayos mo lang yung trabaho mo. Then, unang-una, hindi naman sa lahat ng technician, kailangan yung pakikisama. Yun ang unang-unang mahalaga sa pag mag-abroad ka. Yung pakikisama. Maraming mga nag-abroad, doon na sisira eh. Yung magaling ka nga, oo, magaling ka. Pero pakikisama naman, hindi, di ba? Di ba? Yun ang importante. Sa mga trabaho, madali lang naman ang trabaho. Kasi yun naman rin yung trabaho mo sa Pinas eh. So, hindi ka mahihirapan dahil may matutunan, yung natututunan mo, madadagdagan pagdating sa abroad. Huwag matakot rin. Kung takot kang mag-abroad, huwag ka na mag-abroad. Yun lang yun. Kung wala kang why, yun ang sinasabi ng iba. Kung wala kang why para mag-abroad, huwag ka na mag-abroad. Ano yung why mo? Ano yung bakit mo? Para mag-abroad. Yeah. Pag mababaw yung why mo, wala eh. Kasi yung iba, kaya lang nag-abroad para may pera, di ba? Para magka-pera. Pera lang. Kaya kadalasan ng mga nag-abroad, pag-uwi, malungkot, di ba? Kasi hindi nila na-receive yung gusto nilang ma-receive. Yun. Then, ano pa? May naisip ako eh. Kung mag-abroad ka rin, wala sa ano ko kanina na ano ko na eh. Saglit.
yun lang siguro. Advice ko na ano. Galingan lang nila. Then, isipin lang nila talaga yung why. Sa technician naman, syempre, sa mga bagong technician, yan, sa mga aspiring technician, unang-una, yung pag-aralan nyo mabuti yung ano, yung trabaho nyo. Kung gusto nyo mag-abroad, huwag nyo nang pag-isipan. Huwag nyo nang patagalin. Kung gusto nyo talaga mag-abroad. Kasi yung iba, hindi, mga siguro 5 years muna ako dito, di ba, sa Pinas. Sa ako mag-abroad. Kahit huwag na mag 5 years, kung gusto mo talaga mag-abroad, mag-abroad ka. Kasi sayang yung araw. Then, subukan mo. Sabihin natin ang kontrata mo, 2 years. Subukan mo 2 years. Pag ayaw mo, di huwag ka nang bumalik. Yun lang yun. Try lang. Yan. Alright! Grabe. Sir Ramirez, salamat. Thank you so much na pinagbigyan mo kami sa araw na ito. Anytime. Yep, let's give it up, Sir Ramirez! Okay, salamat.